Magsisimula na po ang opisyal na panahon ng kampanya para sa mga kandidato sa eleksyon 2013 at yan ay sa darating na buwan ng Pebrero. Nagpaalala naman ang COMELEC sa mga politiko, dapat sundin nila ang itinakda na batas kaugnay ng halagang pwede nilang gastusin sa pangangampanya. Nakatutok si June Veneracion. Tuwing eleksyon, umaapaw ang gastos ng mga politiko mula sa mga tarpaulin at poster sa kalsada hanggang sa mga commercial sa radyo at telebisyon. Marami nga naniniwala na sa klase ng ating politika, mahina ang tsansa ng mga kulang ang pera. Ito ang paniniwalang nais burahin ng Commission on Elections. Kaya sa eleksyon 2013, magkakaroon na roon ng post-election audit ang COMELEC sa pondo ng mga kandidato para matiyak na sumusunod sila sa mga tamang patakaran. Sa ilalim ng batas, 3 piso lang ang dapat gastusin ng bawat kandidato sa pagkasenador pababa para sa kada isang rehistradong butante. Yun ay kung meron siyang partido. 5 piso naman kung siya ay independent candidate. Ang mga kandidato naman sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, pinapayagan lang gumastos ng 10 piso kada rehistradong butante. So anong klaseng politician hinahalal natin? Diba? Kung hindi siya magsasabi ng totoo sa statement niya, tingin mo ba maging totoo siya sa pera ng bayan? Sabi ni COMELEC Commissioner Christian Robert Lim, ang post-election audit ay gagawin daw sa tulong ng mga pribadong auditing firm. Nakaligtaan daw itong gawin ng mga nakaraang liderato ng COMELEC, pero iba na raw ngayon. Hindi lang ang campaign fund ang pinarerendahan ng COMELEC, kundi pati na rin ang mga pangakong binibitawan ng mga politiko. Dahil ang pangako, pwede rin maging dahilan ng kanyang pagkabilanggo. The politician, the candidate is not allowed to make campaign promises relating to the building of public infrastructure. Like buildings, roads, ganun. No, bawal din yan. No? Kasi parang nagbo-vote-buying ka. Binabalaan din ng mga butante, hindi lang vote-buying ang illegal, pati na rin ang pagbebenta ng boto. Pwede raw ito ikakulong ng hanggang 6 taon. Kung makulong ang vote buyer, yung binibilhan niya ng boto, pwede rin makulong yun. Tuwing eleksyon, marami ang kumikita. Lumalago ang ekonomiya. Kaya magbabantay rin ang Bureau of Internal Revenue para tiyaking tama ang ibabayad na buwis. Every time there's an election, our economy grows, no? Because of the election spending. Remember in 2010, di ba, our economy growth was 7.6%, right? When it should be around 4 or 5% lang, di ba? So that's around 2.6 because of election spending. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.